Ito na yung job for today. Magkakabit kami ng rope deal sa mooring wire. So ipasok natin itong Torchberg dito. Yan, napasok na. So, lagay natin yung rope deal. Magkabit ng rope tail sa mooring wire natin. So, please watch this. At saka maano kayo na ano dito, idea. Ay, hindi nga pala okay, boss. Ano ka man dito? Guys! Ito yung tinatawag na Torchberg. Ngayon, ang tanong, bakit namin tinatago yung Torchberg dito? Kasi, para hindi ka kalawangin. Kasi yung gahe namin, kasi BLCC to guys, ang biyahe namin is around 44 days. So, oh my God! Wow! Para for maintenance, hindi siya kakalawangin. Kaya tinatawag na Torchberg eh. So, ito yung rope tail. Yan. Ito yung rope tail. Yan guys. At ito naman yung mooring wire. Yan. Doon namin ikapit yan sa may dulo. Yan, yan yung mooring wire natin guys. Yan. Yung tawag dyan, yan yung winch. Tsaka ito naman yung bakit walang wire dyan, yan tinatawag na split drum. Ito yung mooring wire natin. So, ang tawag naman dito, at tsaka dito, yung dalawa na yan, yan tinatawag na air ng mooring wire. So, ang laki ng mooring wire ito guys. Kasi BLCC na barko to. 36 mm. Mga 36 mm. What? 36 mm. Oh, see? Sobrang laki. Yan. Yan, ikabit namin ngayon. Bali, natapos na namin yung forward. Ito naman, sa up station naman kami nagsisimula. Ito yung gamit namin. Yan, ito yung key. Ang purpose naman nito, yan, alam yung dalawang butas dyan. Yun, ipasok mo lang dyan, tapos sabay ikot. Ikot dun, ikot dito. Pati sa pa-disengage area. So, ito naman, yung gamit nito, dito, kasi minsan yung pin, flat siya. Ito naman, yan, yan yung allen key. Tinatawag na allen key. Yan. Ito naman din, ito yung malaking allen key kasi minsan na sa Torchberg may lock siya na dito sa gitna. So papakita natin na mamaya kung saan. So ito naman, anong purpose dito? Dito yan sa may gitna. Yan. Yan, meron tayong multi-purpose penetrating, lubricating yan. Kasi minsan sobrang tigas na dito, lagyan namin lubricating para mabilis matanggal. Ito naman, hammer. Kasi pinupok-pok namin itong rope tail dito para mailagay natin yung pin pala. Ito, tanungin natin yung itira nung EB dito sa kasama ko kung ano ang pagkakaiba ng Torchberg at saka mandal. Ganito palang klase is may dalawa, two types siya. So ito ang hawak natin ngayon. Ito yung tinatawag na Torchberg. So yung isa naman, ang tawag naman nung sa isa na wala kami dito, yung tinatawag na mandal. So nung, anong pagkakaiba ng dalawa nung? Yung mandal naman, yung dito sa pinya, mayroon pa, ano siya, tinatawag na shim. Ito yung, kinakabit yung kable. Dito naman, baliktad naman yung kable, dito naman siya. Dito naman siya, kinakabit ng kable. Ang lupit dito,
Bandol dito yung kapli naman. Pero Bandol? Oo, sa Bandol. Dito yung... Yung ano, yung Roptel. Dito yung Roptel sa Bandol? Yung sa kapli naman. Ah, yung kapli. Dito. So, sa Turnsburg guys, yung ginagamit namin dito, baliktad. So, dito yung wire na position. Dito yung Roptel. So, yan yung pagkakaiba nila guys. Sa uulitin ko, itong... Ah, itong itsura na to, yan yan. May dalawang klase yan. Ang tawag is... Ito, Turnsburg, at saka yung isa naman is Bandol. Yan guys. Yan, shout out ka muna. Shout out yan sa Tagalog. Iloilo. Yan, Iloilo. Shout out. Kalaokan also. Yan guys. Yan. So, come on. Trabaho na kami. Let's do! So guys, ngayon, ituturo namin kung paano magtanggal ng Turnsburg. Yan, pin ng Turnsburg. Yan. Tanggalin muna namin yung pin sa pinaka main pin niya. Yan, may extra pin pa siya maliit. Kasi yung purpose nito, para hindi matanggal to siya, yung malaking pin niya. So, nilalagyan ng pin yan, maliit. Ayan, natanggal na. So, gamit tayo ng ito. Yan yung pang ano natin guys, yung tinatawag na key. Yung mga susi. Ayan, ikot. Ang pag-ikot naman guys, pag ano ka, pag tanggal is counterclockwise at ano no? O yan, counterclockwise, pakaliwa. Yan yung pagtanggal ng ano, kahit saang barko to guys, kabaro, mga kabaro, kahit saan, anong klaseng barko, pag once magbukas kayo ng mga balbula, mga ano, pakaliwa, yan yung pagtanggal. Yung pagpatisa naman is pakanan siya, lahat yan. So now may idea na kayo kung paano mag ano, bonus tip yun. And, ito yung pin ng Turnsburg. At saka ngayon, impi na siya. Ito na yung kalabasan guys. Yan. 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 Doon kanina, katulad dyan, yan, katulad yan, hindi ka nakabit. So ngayon, nakabit na ngayon. Yan, ito nakabit na. Yan, so ito yung tamang position niya, dito yung wire, doon yung Roptel. So, ito yung tinatawag na pin. So ito yung lock niya, lock, para hindi siya matanggal. Lock ng pin niya. Yan. Ayun, ayun, bakas. So, I'm gonna make it.
umpisa naman guys, umpat balik sa ano niya, clockwise siya. Yan. Clockwise. Pwede mo na rin hindi gamitan ng alintya eh. Kasi malambot siya, pwede mo rin hindi gamitan, pwede mo rin gamitan. Yan. Pero mas prepare mo yung gamitan kasi para madali siya matapos. Yan. Pakita yung lock, no? Dito, dito. So, ang ibig kong sabihin kanina, kasi may buta siya dito, so may buta siya dito. So, ano mo siya? Itutok mo siya. Yan. Yan, nakatutok na. Yan, yan yung pwede natin lagyan ng lock. Ito yung lock niya. For safety ito guys. Para hindi siya matanggal. Yan, lock. So, hindi mapasok siya. Pag hindi mo mapasok, gamitan mo para yan mo, isintro mo siya. Yan. Isintro mo siya. Guys, sa ulitin ko, bakit may ganito, ito yung for safety guys, safety, lock siya, ito yung lock, para hindi matanggal tong pin niya. Kasi ito yung, malaki yung barko namin, at saka malaki yung wire, kailangan talaga i-safety mo to, kasi para hindi matanggal yung pin na yan. So, yan guys, yan yung gamit ng martilyo, yan, pinupok-pok namin yung rope tail na yan, pababa, para malagyan siya ng pin. Proper position na mag sa pagtatrabaho guys, nakaluhod. Then nakaluhod yung cohod nyo. Yan. Yan yung proper position ng pagtatrabaho guys. Proper position of posture at posturing at ayun, lahat din. Yan. Yan. Ingat-ingat din kayo sa likod guys kasi mabigat. Yan. Guys, tapos na yung pagkakabit namin. Yan. Yan. Up station guys, ito yung up station, kumbaga puwit ng barko. Ano masasabi mo sa job order natin ngayon, partner? Nice lang. So guys, kung magtrabaho kayo, always think na safety first talaga. Wear your gloves, goggles, also important, helmet. Yan. Shout out sa taga Baroy, lahat, Lanao del Norte, lahat. Atin yung si boss kung ano ang pagkakaiba ng Mandal at saka Turnsburg. Yan. Ito boss, una, ano ibig sabihin ng Mandal? Ang Mandal, parehas lang ang Turnsburg yan. Ginagamit yan, limited sa mga tanker, mga VLCC, Swiss Max. Ganun din sa bulk, mga kid size. May certain na talents yan. Ibig sabihin, set ship working loads nila. Ang Mandal, meron siyang ruler, tapos pin, dun mag-secure. Tanggalin mo yan para mag-connecta. Ang lubit, yun ang nasa mayroon yung paliwanag yun sa may ruler. Ang kable yun ang nasa may ruler para hindi gagalaw-galaw. Ang Turnsburg baliktad naman yan. Parehas din yan pero wala siyang pin direct, wala siyang ruler pin, diretso lang siya. Ang kable dito siya sa loob, ang lubit diretso sa pin.
secure. May secure dyan. Pakita mo yun doon ha. May secure. Tapos may maliit na pin lock. Maliit. So last na tanong boss. Anong purpose ng rope tail? Ang rope tails, yan ang magdadala para hindi ma-damage ang ampli. Ganun din doon sa baba, doon sa pwerto. Mga hugtong. Yan. Tsaka mabilis na ibig sabihin, ang pagkuha ng tubig yan, ay kaplet, matigat yan, tubig sa ilalim yan. Tsaka mabilis matanggal sa pwerto. Okay. Guys, ito pala yung guys, subscribe kayo kay Kuya Perch. Yan, yan. Yan si Kuya Perch.